Hello world, it's me Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. And on our previous video guys, pinag-aralan natin yung logical operator, okay? And ngayon guys, ang pag-aaralan naman natin is yung tinatawag na assignment operators. So sinadya ko talaga guys na dito banda sa dulo natin ilagay yung assignment operators. Kasi gusto ko mapag-aralan muna natin yung assignment, which is napag-aralan natin on our previous videos, kung paano mag-assign, tsaka yung arithmetics. Kasi para silang pinag-combine. Paano nga ba yun? Para ma-demo ko sa inyo, simulan na natin. Open na natin yung ating code editor. Okay, and as you can see, yung code editor na gamit ko ngayon is yung Visual Studio Code. Again guys, meron nga pala akong ginawang PDF kung saan pwede ninyong makita or mabalikan yung mga codes and yung mga topics and yung summary ng explanation ko. So mas madaling sabi, parang learning material siya. And pwede nyo siya i-download, nandyan yung link sa description sa baba. Mas maganda kasi na meron kayong kopyahan kaysa sa video. Alam ko na helpful yung video, pero medyo mahirap siya kapag kailangan mong balikan, di ba? So magba-backward forward ka. Pero kung meron kang hawak na learning material, at least doon, babasahin mo na lang, okay? So ngayon, open na natin yung Visual Studio Code, yung code editor na gagamitin natin, and pag-aaralan na natin yung assignment operators. So again, C++ yung gamit natin. So umi-intro muna tayo dun sa code. So hashtag include na naman yan, di ba? Paulit-ulit lang. Kayo stream, tapos sa baba, using namespace std, tapos int main, then parenthesis, curly braces, maglagay na tayo ng return 0, para tapos na. So ngayon sa baba guys, maglagay tayo ng comments. Ito yung magiging notes natin. So ang topic natin ngayon is assignment operators. So, agaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, yung assignment operators is parang combination siya ng nag-a-assign ka ng value at saka arithmetics. Okay? So, paano ba yan? Bibigay ko muna sa inyo yung list ng mga assignment operators. Saka ako sa inyo ipapaliwanag. So, simulan natin dun sa assign. Madali lang yan. Yung assign kapag lalagyan mo lang ng equals. Ngayon, meron namang sunod yung add and assign. I-add mo muna bago mo i-assign. Parang arithmetics lang yan tsaka assign. So, meron namang subtract muna tapos saka mo siya i-assign. Yan. So, teka, papakita ko lang sa inyo yung code na ginagamit. Sa add and assign, ganito yung code na ginagamit. Add and assign. So, nakita niyo yung assign, di ba, equal siya. So, ganun lang kadali. Sa subtract, syempre, ang code na ginagamit niyan is minus, tapos assign, equals. Parang lahat ng arithmetics, di ba? So, ganun lang. Sa division o multiplication muna tayo, multiply and assign. So, anong code na ginagamit? Ganito. Multiply, or yung asterisk, tapos equals. And then sa division, sabi natin div and assign. So ang code na ginagamit niyan is slash tapos equals yung assign. So ganyan lang siya kadali guys, 'di ba? Parang mahalata mo naman sa pangalan yung comparison, add and assign. So ito yung code, add and assign. So 'di ba yung assign is equals, ayan. So subtract and assign minus equals ganun. Tapos syempre, sa arithmetics ng programming meron tayong modulus. So hindi ko pa nga natuturo yung exponents, pero there will come a time na i-discuss natin 'yan, okay? So sunod ng division is yung modulus. So napag-aralan na natin 'to, hindi ko na kumpleto. And, diba? Mod na lang ilalagay natin dyan. And assign. Again, ano yung operators ng modulus? Percentage. Tapos assign equals. So guys, pwede rin tayo gumamit ng bitwise. Okay? Yung and, or, at saka not. So gusto ko mag-focus tayo dito sa mga arithmetics and assign. Okay? So in short, assignment operators. So paano ba to? Napakadali lang nito guys. So punta na tayo sa code natin para makapag-demo ako. Magde-declare tayo ng variable. And of course, dahil mathematics itong pinag-uusapan natin, so integer na naman yung variable natin. Number na naman yan, hindi yan string. Sabihin natin, integer a. Tapos bigyan natin siya ng value na 5. End of the statement. So meron tayong a, ang kanyang value is 5. So siguro gagawan ko ng variable bawat isa. So unahin muna natin tong assign. Okay? Sa assign, ang kanyang code is equals lang. Ano ba ibig sabihin ng assign? Again guys, kapag ginagamit na natin yung assignment operators, hindi na natin kailangan i-declare yung integer. So napag-aralan na natin to. Kapag dinideclare mo kasi yung integer, kunyari mag-assign ako. Siyempre, pag mag-assign ka, i-mention mo kung ano yung variable na dun mo siya gusto i-assign. For example, sa variable a pa din tayo, equals, anong i-assign mo? Sabihin natin gusto ko i-assign yung value niya into 7. So ngayon, pag pinrint ko yung a, print natin yung a, so irarun ko, kung makikita ninyo, ang magpiprint dito is number 7 na. Ayan, ba? Diba? Pero ang declaration natin sa kanya is 5. Bakit nangyari yan? Kasi nga assign eh. Kumbaga parang nag-a-assign ka ng panibagong value. Ngayon, hindi mo na kailangan i-type pa ulit yung int like this. Kasi pag ganyan yung ginawa mo, ang mangyari, iisipin ni compiler, uy, ba't nagde-declare ka ulit ng variable a? Eh, meron na yan, ba? Diba? Pero kapag wala kang nilagay na variable type, nirekta mo lang yung pangalan ng variable, tapos nag-assign ka ng panibagong value. So, hindi ka magkaka-ero. Mag-a-assign siya ng panibagong value. Okay, another example, yung variable A pa rin, mag-a-assign tayo ng new value, 40, save natin, tapos run.
Okay, so kung makikita ninyo, 14 na yung kanyang bagong value. So guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog. Na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba, okay? So ngayon, ang gagawin ko, gusto ko siyang subukan lahat pero gusto ko na iiwan yung notes natin dito. Kasi kung puro A gagamitin ko, every now and then papalitan ko siya para masubukan yung isa-isa, di ba? So gagawa tayo ng maraming variable kung saan doon natin siya ilalagay, okay? So una, gawa muna tayo ng sa assign. Sabihin natin, ito yung assign. So ano magiging value ni assign? I-mention mo yung variable, tapos mag-assign ka ng panibagong value. Sabihin natin kung gagawin natin 20. End of the statement. So pag pinrint ko ngayon yung assign na variable, ang magdi-display is 20. So again, tapos na tayo sa assigned. Integer ulit, si ano naman tayo, si add and assign. So lagay na lang natin add, assign. So ipantay natin para masaya. Si A, okay, minention natin yung A. Tapos guys, pansinin ninyong mabuti yung operators. Kapag add and assign, ito, plus and equals. So mention natin yung variable A, tapos lagyan natin ng plus and equals. Sabihin natin sa 3, okay? End of the statement. So ano kayong mangyayari? So ganito yan guys. Si A guys, di ba ang value niya is 5. So ang mangyayari niyan, mapa-plus and assign siya by 3. Okay, ibig sabihin, yung 5 mapa-plus by 3, tapos ma-assign ulit kay A. Okay? So anong sagot? Edi 8. So palitan natin si add and assign ngayon ang gagamitin natin. Ngayon, bago natin to i-run, gagawin ko munang comment ito, okay? Kasi ang mangyayari kapag kaniran ko to na hindi ko to ginawang comment, ang magiging sagot is 23. Bakit naging 23? Kasi in-update natin, di ba? Nag-assign tayo ng bagong value. Tapos dito, nag-add-assign tayo. Sabi, nag-add tayo ng 3, tapos in-assign natin ulit sa 8. Sabi, magiging 23, di ba? So, i-run ko, tingnan nyo. So, pag niran ko yan, magiging 23 yung sagot, di ba? So, gagawin ko munang comment yan para hindi tayo malito. Ito. So, paano ba gawing comment ang isang code? Click mo lang yung line kung saan siya, kung anong line of codes, tapos control slash. Ayan, di ba? Naging kulay green na siya. So, ibig sabihin, hindi na yan magra-run, isa na yung malaking comment. So, disregarded na yan. Save lang natin. Ngayon, pag niran natin to, mangyayari na yung sinabi ko kanina na ano, yung add assign. Si A, ang kanyang value is 5. So, disregarded na to. Kasi kung hindi natin to i-disregard, ang mangyayari si A, ang value niya is 20. Kasi nag-reassign tayo dito. So, ngayon, dahil comment na siya, hindi siya kasali. Di ba? So, si A, ang value niya is 5 plus and assigned by 3. Ibig sabihin, magiging equals to 8 ang sagot. Di ba? So, pag niran natin to, makakuha tayo ng 8. Okay? So, ayan yung maiksing paliwanag. So, ngayon, na-examplean na natin to si add and assign. Kay sub and assign naman tayo. Subtract and assign. So, para ma-disregard tong code na to, kasi pag hindi natin dinisregard to, ang magiging value ni A is 8. Di ba? So, disregard natin yan. Gagawin natin siyang comment, control slash. So, nag-read na yung sa may character out kasi iniisip niya, oy, wala na to, disregarded na to. So, gawa tayo ng panibagong integer variable. Subtract naman tayo. Subtract and assign. Then, equals, anong value nito? So, si variable A, ito yung kanyang operator. Masusubtract and then assign equals. Saan? Sa 4. Ibig sabihin yan, guys, si A, which is ang value niya ngayon is 5, mamaminus and assigned by 4. So, ano mangyari? Mamaminus siya sa 4, tapos ma-assign siya sa variable niya pa din, yung A. So, ang sagot is 1. Napakadali lang, guys, di ba? Ilagay muna natin sa character out yung mismong variable na sub-assign para makuha natin yung result. Save and then run. Ayan, guys, makukuha natin yung number 1. So, ganun lang siya kadali. Ngayon, kagka hindi natin to ginawang comment, ang magiging value ni A is 1. Kaya gagawin natin tong comment para ma-disregard yung effect nitong code na to. Yan. Bakit natin siya ginagawang comment, guys? Kasi susubukan natin yung ibang assignment operators para maintindihan natin. And at the same time, para hindi ko na rin siya burahin kasi magsisilbing notes nyo yan. So, tapos na tayo kay subtract and assign. Punta naman tayo kay integer, multiply, and assign. So, lagay lang natin. Equals. Anong value niya? Si A, na may value na 5, is imu-multiply and assign kay sabihin natin na 6. Then, end of the statement. Palitan na natin yung sa character out ng multiply and assign. Okay, yan yung i-display natin. So, ngayon, anong analysis nyan? Sa variable na multiply and assign, pag din-display natin to, ang lalabas na output is ganito. Yung A variable na mayroong value na 5, mata times and assign siya by 6.
So, ang sagot is 30. Diba? Napakadali. Ito, irarun natin. Para ka lang din gumamit ng arithmetics. O, diba? 30 yung sagot. So, ngayon, na-try na rin natin itong multiply and assign. Gawin na natin siyang comment. Another naman tayo. So, sabihin natin yung integer, divide naman tayo. Div assign. Division and assign. So, ang magiging value niya is CA. I-divide slash divide and assign natin. Sabihin natin sa 3. Huwag na 3. 2 na lang 2. Okay, para mas maraming sagot natin. So, sa tingin ninyo guys, ano yung magiging sagot natin dyan? Sagot dyan is 2. Kasi 2 divided by 5 is 2. Tapos yung result na yun, ma-assign lang din mismo dun sa letter A na variable. So, palitan natin yung i-display natin. Si div assign yung ating i-display. And then, saka natin i-run. So, makakuha ka ng 2. O, diba? Ngayon, gawin na natin comment to. Kasi pag di natin ginawang comment yan, ang mangyayari, akala natin 5 yung value ni A, pero hindi, 2 na siya. So, ngayon, ang huli naman, ito yung pinaka-tricky, si integer modulus and assign. So, lagay na lang natin yung mod assign equals. Sabihin natin si A na variable na may value na 5 is modulus. Percentage yung sign na yun, di ba? And assigned by 2 pa din. So, sa mga previous videos natin, guys, napaliwanag ko sa inyo kung anong ginagawa ni modulus. Diba? So, ang ginagawa ni modulus, kunyari, ang involved na number is yung A na ang value niya is 5. Tapos, minodulus mo siya sa 2. Ang gagawin niya is i-divide niya yan. 5 divided by 2. Pero hindi niya ibibigay sa'yo yung answer. Bakit? Kasi guys, pagka binigay niya yung answer na 2, ibig sabihin, mukha na siyang division, di ba? Pero hindi ganun. So, anong ginagawa ni modulus? Yung remainder, yun ang trabaho niya. Kung ano yung remainder, yun yung i-display niya. So, ngayon, display na natin si mod assign. Siya yung ating ipiprint or i-output. Niran natin yan, ang sagot dyan is 5, itong A, 5 divided by 2 is 2. Diba? Remainder 1. So, ang makukuha nating output is 1. So, pag niran natin to, we will have 1. So, yung 1, hindi yan yung quotient. I don't know if I'm correct. Quotient ba tawag doon? Yan yung remainder, guys. Okay? And guys, meron nga pala akong ginawang PDF, guys, kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan, guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download, guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So, ganyan lang sa simple yung assignment operators. So, ngayon, next topic natin. Ito na yung last. Okay? Last na to sa mga operators. Gusto ko pag-usapan natin yung tinatawag na yung increment and decrement operators. Meron kasing ganun, guys. Increment and decrement. And napakahalaga nun, especially sa loop. Diba, ginagamit natin siya sa loop pagka naglo-loop tayo. So, kung dun mo lang siya maiintindihan, medyo malilito ka na. Mahirap kasi kung sa isang pasada, aaralin mo lahat eh. Pero, kunyari, mapag-aaralan mo na little by little, tapos sakan mo makakasalubong ulit, it will be much more easier for you, di ba? So, maganda na, ganito yung way of learning natin. Utik-utik, pero malinaw. So, ngayon guys, ang next na topic natin is yung increment and decrement operators.